What's up, guys? Good morning, and gusto ko sanang gawa tayo ng experiment ngayon. Actually, this is hindi na siguro to bago, maybe, pero I've tried it to myself if kung magiging okay ba siya. So, actually, guys, gagawa tayo ngayon ng simpleng power source or pinaka-battery. Diba? Try natin to using sa mga siguro, guys, sa mga remote areas na malapit sa dagat. Naiisip ko kasi nanggaling din ako sa place na malapit lang kami sa dagat. So baka pwede natin gawin for the future at mapag-aralan pa kung ano yung pwedeng gawin doon sa seashore namin. Okay, so malapit. So yes, guys, this is a combination. Gagawa tayo ngayon ng battery using, alam mo kung ano lang kailangan natin, guys. Nakikita niyo to sa tong uling. Okay, so tatay natin siya ng gumamit ako ng LED wire. Okay, so tingnan yan, yung ginagamit sa panghinang. Okay, and then this is a common foil. Okay, so ginagamit sa mga pagkain, and then aluminum siya, aluminum foil. Alam nyo, guys, ito kapag na sobrang baba dito is natutunaw. Okay, so on the future baka pwede natin gawin mas maganda yung aluminum. Okay, so mas matagal siya. So yes, guys, tinalian din natin ng LED, so nilagay natin dito. And then, same procedure. And then, meron siyang nilagay tayo na 2 tablespoon na salt. Okay? So, asin. So, every, ano, is 2 tablespoons salt. Meron tayong asin. Asin, okay? So, of course, guys, meron tayong uling. Okay? So, yung uling, tinay up natin. Pinalian natin. And then, nilagay natin dito. Same procedure, okay? So, every container merong uling natin, okay? So merong uling, yan yung carbon, okay? And then meron siyang aluminum. So ganun din dito, may aluminum and then may carbon. Okay, ganun din dito. So same lang. And then may salt. Okay? So of course kulang siya kung di natin, kung wala siyang tubig. Okay? This is a pure to na tubig. So at matagal na siyang naka-imbak doon sa, siguro almost 2 days naka-imbak sa tangke. And then siya yung ilalagay natin dito sa salt water power natin. Okay? So, let's start, guys. So, okay? Meron akong multimeter. Try natin kung magkakaroon ba talaga siya ng power. Okay, or ng voltage. Magpo-produce ba talaga siya ng kuryente. So yes, guys. So lagyan natin ng at least mga siguro mga 3 cups of water. 1 2 3. So or 2 and a half cups. 1 2 3. Ayan. So, yon, guys. So, lubog natin yung mga yung foil saka yung carbon. So, kailangan lubog siya. Lagyan natin. So, lubog natin siya, guys. Okay. Cover. So, hayaan natin na i-mix natin yung asin hanggang sa matunaw. Okay. So, tingnan natin, guys. And then, siguro, kung talagang nakakapag-produce siya ng power, is pwede siyang i-enhance. Okay? So, maliit lang siya na voltahe, pero pwede nating pagsamasamahin so para lumakas yung voltage. Okay? So, tingnan natin bawat container kung ilan yung voltage na maipuproduce niya. So,
Wait natin. Mix lang natin yung asin. Okay. So, naiisip ko to guys, kasi dun sa amin, isagana sa tabi lang kami ng dagat. So, kung sa tabi ka ng dagat, hindi mo na kailangan ng mag-mix. Okay? So, hindi natin kailangan mag-mix ng ganito, tubig, tapos yung asin. So, tama. Tingnan natin kung makakapag-proof siya ng malakas na power. Impossible nga talaga siya. So, yan guys. Minix natin yung tubig. Okay. So, okay. So, take note guys. Okay. So, ang positive, ito yung multimeter natin. Okay. So, okay. Ayan, multimeter. Yan, i-on natin. So, sinit ko na siya sa ayan, 2 volts. Okay, so 2 volts, guys. So, titingnan natin, guys, kung magpuproduce siya ng kuryente. Okay? So, unahin natin dito. Unahin natin ito. Okay. So, para makita nyo, guys, ayan. So, unahin natin. Okay, so yung maliit na container, pero same lang naman yung content ng tubig. And then, so as you see guys, ang pinaka-positive natin dito, so zero yan, di ba guys? So positive is yung carbon. And then, yung negative is yung aluminum. So look at this guys. Okay, so makikita nyo guys. So, meron siyang power charge na 0.2 volts. Okay? So, nakikita niyo. So, umaangat pa siya. Okay? Okay. Ayan. Okay? Then, nakakunik sa positive. Kunik natin yung negative. So, tingnan natin yung reading. So, ayan guys. Kita nyo. Meron siyang 2.260 volts. Okay. So, nakita nyo naman guys. Okay. So, i-ano natin. Ayan. So, ayan guys. Almost 3. Nas nakalugog yung ayan. So nakikita nyo, okay, 2.75, okay, 2.69, 2.74, ayan, 0.277 pala, 0.2 volts almost. Okay, so try natin yung kabila. So ito yung positive carbon. And then, ito naman yung negative. Ay, shucks. Okay. Yan, guys. Nakikita nyo. So, 0.2 volts siya. Okay? So, sa kabila, kasi hindi gaanong lubog yung lumulutang siya. So, yes, guys. Itong pangatlo, yung third one, negative. Then, ito. Ayan! Tingnan kita nyo to guys. Nagfa-5 siya. 0.4 or ano. So, anong meron? Diba? Ayan o. Oh. 3. So, ayan. Meron siyang power.
So ngayon guys, ang gagawin natin, isi-series natin. Okay? So try nating i-series. Okay, so check natin. So okay, so at saka ito. So, series natin. So this is your hour past ay negative. So ito yung negative natin. Okay. And this is R positive. So ayan guys, almost 1 volt. Okay? So meron siyang reading na 1.01081080. Okay, so 1 point something, di ba? 1 volt, di ba? So yan. Kaya niyang mag-produce ng 1 volt. So it means mas maraming source na ganito, mas malaking voltahe yung pwede niyang i-produce, di ba, guys? So ayan. So nagpo 0.7 or nakukuha niya yung 1 volt mismo. So need pa siguro na dagdagan ng salt at saka salt. Sandali, i-mix natin. Mix natin. So kapag nakapag-produce ka ng ganito, is pwede na siyang mag-charge sa ng 5 volts. So yun guys. Okay? So I think mas maraming carbon. So nagpo-produce siya ng almost ganong voltage guys. So yun, simpleng procedure. Doon lang makakapag-produce na tayo ng power. And ito lang yung gagamitin natin. Okay? Kailangan lang ito yung ginagamit na power ng mga salt water energy. Okay? Yan guys. So, hopefully, nakakuha na naman po tayo ng panibagong kaalaman regarding dito. So, sana po ma-enhance natin yung ganitong paraan. Okay? Kung paano natin papalalakasin yung voltage. So, nakita nyo naman guys kanina, almost 1 volt kaya niyang i-provide. So, as now, nag-stable na lang siya sa 0.7. Okay? So, think kung lalagyan pa natin ng mas maraming salt, try natin. Okay? So, 0.7. Baliktad. So, ang carbon natin ang positive. So, sobrang na-amaze tayo dito kasi lalo na yung mga taong nakatira sa gilid ng dagat, di ba? So kaya nilang mag-provide ng source ng power na hindi na kailangan ng bumili or something na ano. Okay, so nilagyan natin ulit ng salt. Tingnan natin kung lalakas siya ulit. So yan. So umaakyat yung voltage niya. Mix lang natin. Okay. So, ayan guys, meron
may ipoproduce na power. So, yan. Then point pi. So, natanggal siya. Aha! Good pala kapag ka... Ganun ba? Okay. So... So yun guys. So... Nag-stay siya sa 0.7 volts. Okay. Okay. So yan. Okay. So... Thank you guys and then sana... nabigyan ko na naman kayo na po ng bagong idea regarding sa salt water natin. Okay, salt water na nagpo-produce ng power. So maraming salamat guys and see you. Thank you po. Salamat.